Yan guys, okay na yung ginawa natin. Ito yung wiring. So nga pala, tinetesting namin. Hi guys, papunta tayo ang Quezon City ngayon. Tenyo niya? Quezon City, Circle. Tenyo niya? Cavite to Quezon City. Joyride na naman. Joyride na naman si Pango. Oh. Subscriber na din. Kagat ka, oh, kagat na. Subscriber na din yun. Subscriber, magpapagawa ng ano, DEI control, pang-chiller, go-convert, OTW. Yan, kasama ko si Master. Dalawa lang kami. Para yung mga ibang master. Tulog. Tulog eh. Kumaya na lang guys, pag malapit-lapit na. Next na lang namin ngayon. Balikan na lang namin kayo mamaya. Yun. Dito na kami guys. Hindi na video kasi, nahanap pa yung venue eh. Nandito yan, yan, yan. Alam, hindi na nakapag video kasi hinahanap yung lugar. Aling ko lang yung tripod. Ayan, pasok na tayo. Ayan, pasok na kami. Yun guys, so dito na tayo sa ano, sa area. So Kalaser, yan. Ito yung chiller nila. Fujidenso. So wala na siyang digital display. Ginawa na siyang line thermostat. So analog thermostat na lang ito. Binaklas ko na pala guys. Tapos yung wiring niya, ito. So sumatotal nito guys, nakarekta na. So nakakapagtaka, wala siyang cut-off. Kasi ang nilagay na thermostat, yung pang rep, yung pang freezer, tapos ang taas ng settings niya. Eh chiller lang to guys eh. Hindi talaga siya magka-cut-off. Kahit maghapon, magdamag, hindi magka-cut-off tong unit. Paano masabi? Dahil freezer design yung ano natin, thermostat. So naka-full blast yung settings niya. Ayan. So i-convert natin to guys, balik natin yung digital display nya. Tapos yung opening dito, so DIY na lang natin, interior na lang para kahit pa paano. Wala siyang ma-absorb na atmospheric heat galing sa labas. Nice. So yung mga axle pan nya, convert na rin ito. So pero pwede naman yan guys. Ayan, so asan na yan natin guys? DIY.
kulay. Okay, pakilapit dito. So, yan guys. Yan. So, nakapagkabit na tayo na ito guys, ano, sa recto. So, kinontak din tayo doon ng customer natin. Tapos, kinonvert natin yung mga freezer nila. So, nga pala, yung DI controller guys, may dalawang klase. May pang chiller, may pang freezer. So, itong kaiser, so, chiller ilalagay natin. Yan, ito yung sensor. Digital display. Tapos, ito yung ano niya, computer board niya. So, hindi naman ito mahirap guys dahil may diagram naman siya. So, kahit sino naman matitrace to. So, madali lang to guys. Yan, so, install lang muna namin. Tapos, cut namin to para magkasya yung digital display natin. Yan, so, plastic lang siya. Medyo madali. Gawin muna namin guys. Yun guys, so update tayo. And so dito wala namang problema. So binago ko lang yung wiring. Tinanggal ko yung outlet. So ililipat natin sa taas dito. Ayan, dito banda. Tapos medyo marami kasi yung dugtong-dugtong guys eh, yung mga wire nya. So unsafe yun. So minsan pag nag-loose, yun pa yung nagiging dahilan kung bakit nasisira yung compressor. Pinagtatanggal natin yun, yung mga maraming dugtong. So, sinimplified na lang natin. Tapos, yung wire na pupunta rito is supply lang ng compressor. Yan. Tapos, ito na yung winiringan natin na, ano, na DEI board. So, hindi tayo nakapagdala ng clip. Ang ginawa natin, sinolder na lang natin para talagang nakapix. Tapos, dito natin siya ipupwesto sa taas. Yan. So, dinisable ko na rin yung line thermostat. Yan, disable na natin yan. So, dito na natin padadaanin yung communication wire natin papunta sa evaporator fan motor. Tapos, dyan na rin natin padadaanin yung ano, yung sensor natin. Yan. So, yung ilaw natin, bubuhayin din natin yan gamit yung DI controller. So, lahat yan, ma-activate ng digital display natin. Yan, so update ko na lang kay mamaya guys. So install ko muna tapos pagaganahin natin. Yan. Yan guys, okay na yung ginawa natin. Ito yung wiring. So nga pala, tinetesting namin. So pag nag-steady yung indicator light na itong operation, yan yung nagbiblink, dapat under na ang compressor. Tapos pag nilong press natin to, itong light, dapat iilaw yun. Try natin. Tapos may maririnig kayong ticking sound. Diba? Then off, long press din. Yan. So nga pala, 5 minutes time delay ito guys. Kasi electronics na siya. Thank you.
Yan nga pala yung connection ng wiring niya. So nag-base lang din tayo dito sa diagram. Yan. So ito yung ground, ito yung power supply. Tapos ito yung ito guys, isa to, isang connection lang to. So bali ito yung direct wire, and then ito yung mga switching or yung communication wire. Yan, so gumagamit ng relay yan. Ito yan guys, yung tatlong relay. 1, 2, 3. Pan, defrost, and then yung lights nga. Ayun. Tapos ito yung pinaka-common nya kung tawagin. Yung dalawang white na yon, yung dalawang power supply. Sa dulong black, ground yun. Yan, tapos ito, sa display. Yan. Tapos ito, sa sensor natin, sa room temp sensor. Yan guys, so nagka-top na. Ayan o. So, wala na yung operation. So, ito kasi, pag naka-indicate yung ilaw dito, dapat umaandar yung compressor. Ayan, so nagka-top na siya guys. So, kung mapapansin nyo, ito, nagmumoist na siya. Malamig na siya. So check na rin natin sa gauge para at least, tsaka sa compressor, maririnig nyo naman kung maandar pa siya. Ayan, so ito yung gauge. Ayan, so unti-unti umaangat na siya uli. So pag umandar siya, yung 2 bars na yan, bababa yan guys, hanggang sa mag below 1 bars. So ano dapat yun, 8 PSI. Yan. So, Fuji Denso sa, pero ni-restore na lang, pinabricate na lang. So, ayun, tumataas ulit. Mamaya, mag-i-indicate ito, mag-blink na naman to. After 40 seconds, aandar na uli yung compressor. So, paandarin po natin, sir, paano? Yan, release natin, pa-initin ulit natin. Malamig na. Para umandar ulit. Ayan. Ayan na, guys. So, pag nag-steady yan, under na uli yung compressor. Bilis, oh. Singaw agad, eh. Yan, so, nag-moist na siya, sobrang lamig. So, mas maganda sana kung mapapalitan yung evaporator fan motor niya. Kasi, yung ginamit sa kanya, axial fan lang. So, convert. Pero, hindi dapat yun kasi mahina yung hangin na pinoproduce niya. Tsaka, undersize sa diameter ng evaporator natin. Ayan. Yan guys, so, umandar na siya. Naka-indicate na, steady na. Punta tayo sa likod para makita nyo umandar na yung compressor. Ayan guys, so maririnig naman, umaandar na siya. And then sa gauge yung sinabi ko, dapat bumababa siya. Ayan guys, so 2 bars, pababa. And then pag na-meet niya yung 8 PSI, yun na siya, yun na yung pinaka-boost ng compressor niya. Tapos, i-maintain niya na lang uli yung temperature settings natin. Ayan. Yan guys, so tapos na kami, yun lang. Kinonvert lang namin yung analog thermostat, yun nga pala yun. Tapos nirelocate lang namin yung ano, yung plug niya. Kasi nandito sa ibaba yung control. So makikita nyo naman sa video namin kanina. Yan, so those from 12, bumababa na uli siya. Ayan, 9. So pag na-meet niya yung 3 degree centigrade, magkakatop na naman yung unit. Yan, so okay na. Hanggang dito na lang guys. Maraming salamat.
Yan. Pauwi na kami, guys. Tatapos lang namin. Tara lang tirahan dito, guys. Oh. Pwede kayo dito. Pwede kayo lumipat dito. Iwanan nyo na yung bahay nyo. Iwanan nyo na yung bahay nyo. Bigay nyo sa amin. Google! Marinig kita sa mukha eh! Pauwi namin. Naliligaw pa kami onte kasi di namin na lang kung saan lalabas. Hindi kabisag. Di namin kabisado. Saan po pati kami isang EDSA? Dito po, naliligaw na po kami dyan. Naliligaw. Sige po. Salamat po. Yan. Yan si Kuya. Shoutout sa'yo kaya. Shoutout mo pala dyan si Christian Hermoreno. Shoutout pala siya sa nagpagawa. Christian Hermoreno. Nagtrabaho ka. Ay. Christian Hermoreno. Pala. Trabaho pala ni Master. Ay guys. Katrabaho yun ha. Hindi yung nagpagawa. Ben Mangusing. Ben Mangusing. Ben Mangusing pala. Si Ben. Rex. Tapos si Rex Recaña. Ito pala ay Ian Pangit. Ian! Ay! Gala din siya. Snapper. Nilay. Sige ako yung mood.